Cuento, cuento, cuento ng pabago, kwento ng Diyos sa buhay mo. Kwento, kwento, kwento ng Diyos, o kwento ng pabago ng mundo. Hello mga bata! Kumusta? Welcome muli sa ating kwentong nagbabago. Siguro excited na naman kayo sa mapapanood ninyong kwento ngayon. Pero bago ang lahat ng yan, naitanong nyo na ba sa inyong mga nanay at tatay kung paano sila nagtagpo at nagkakilala bago naging mag-asawa? Paano kaya niligawan ni tatay si nanay? O baka naman, ang lolo't lola mo ang naghanap ng mapapangasawa nila? Yan ang tanong ko, mga bata. Dahil sa araw na ito, matutunghayan natin ang love story ni Isaac at Rebecca. Tara, panoorin na natin! Matanda-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Diyos. Nagdesisyon siya na maghanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Isaac. Subalit, ayaw ni Abraham na mapangasawa ni Isaac ay taga-Kanaan, ang lugar kung saan sila nakatira. Naisip niya ang Haran, ang kanyang lupang sinilangan. Tinawag ni Abraham ang pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala. Umunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka doon ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Ngunit sinabi ng alipin, kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin doon? Aba, hindi. Huwag mong papapuntahin doon si Isaac. Nangako ang Diyos na ibibigay ang lupang ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko. Nanumpa ang alipin na susundin ang sinabi ng Panginoon niyang si Abraham. Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia. Sa lungsod kung saan nakatira ang kapatid ni Abraham na si Nahor. Nakita niyo mga bata? Ang tatay pa ni Isaac na si Abraham ang nagpahanap ng mapapangasawa niya. Makahanap pa kaya ang alipin ng mapapangasawa ni Isaac? Sundan natin ang kwento. Pagdating ng alipin sa lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, sa tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Pagkatapos, nanalangin ang alipin. Panginoong Diyos, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking among si Abraham. Tatayo po ako sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buwan sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, uminom ka at paiinumin ko rin ang inyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para kay Isaac.
Mga bata, humingi ng tulong sa Diyos ang alipin sa pamamagitan ng panalangin. Papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang mga panalangin? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, tanungin mo uli si nanay at tatay, naging bahagi ba ang Diyos sa kanilang pag-iibigan? Humingi rin ba sila ng tulong sa Diyos para mahanap ang isa't isa? Ano-anong mga palatandaan para masabi nilang sila na nga ang magiging mag-asawa? Natanong niyo na ba sa kanila, mga bata? Kung hindi pa, balikan na lang natin sila mamaya. Sa ngayon, ipagpatuloy na muna natin ang kwento. Habang ang alipin ay nagdarasal, dumating si Rebecca na may pasanabangan ng tubig. Siya ay anak ni Betuel. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon. Pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maari bang makiinom?" "Opo." Nang ito'y makainom na, sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko rin po ang inyong mga kamelyo." Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at dalawang pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, "Sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makatuloy sa inyo ngayong gabi?" "Ako po'y anak ni Betuel, na anak ni Nanahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop." Pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba sa Diyos. "Purihin ang Panginoong Diyos ni Abraham!" Wow! Tunay ngang makapangyarihan ang pagdarasal sa Diyos dahil agad na pinakikinggan ng panalangin ng alipin na matagpuan ang babaeng karapat-dapat para kay Isaak. Grabe! Nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari. Balikan natin ang kwento. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Nang mabalitaan ni Laban ang tungkol sa pagdating ng alipin, ay tumakbo siya sa kanya. Natuwa si Laban nang makilala ang lingkod ni Abraham at nasiyahan nang makita ang mga regalong dala ng alipin. "Bakit nandyan pa kayo sa labas? Tara na po sa amin, lalaking pinagpala ng Diyos. Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo." Ikinuwento ng alipin kung ano ang pakay niya, kung bakit siya naroroon. Na sa tahanang ito, natagpuan ang dalagang mapapangasawa ni Isaak. Dahil ito ay kalooban ng Diyos, sumang-ayon ang mag-amang sina Betuel at Laban na isama ng alipin si Rebecca sa kanyang pag-uwi upang mapangasawa ni Isaak. Muling nagpuri sa Diyos ang alipin at inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo si Laban at sa kanilang ina.
Kinabukasan, nagpaalam na ang alipin upang lumisan kasama si Rebecca. Sa unay, hiniling muna ng ina at kapatid ni Rebecca na manatili muna siya ng isang linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit nang tinanong si Rebecca, sumang-ayon naman siya. Kaya naman, pinahintulutan na nila itong umalis kasama ang lingkod ni Abraham sa mahabang paglalakbay upang makilala si Isaac, ang kanyang magiging asawa. So, mga bata, natunghayan natin na happy ending ang love story ni na Isaac at Rebecca. Ngunit kung titingnan natin, naging posible ang lahat ng yon dahil sa pananampalataya ng mga taong ito sa pangako at kagustuhan ng Diyos. Ang galing, di ba? Ganyan din ba ang nangyari sa mga magulang ninyo? Sigurado din naman akong happy ending din ang love story ng mga magulang ninyo. Si Isaac ay nakaupo at nagmumuni-muni tungkol sa Diyos nang makita niyang lumitaw ang mga kamelyo at ang kanyang lingkod. Tumakbo siya papunta sa kanila. Sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Tanong ni Rebecca sa lingkod ni Isaac. Siya po si Isaac. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan niya ang kanyang mukha. Isinalaysay naman ng alipin kay Isaac ang ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina. At ito'y naging asawa niya. Mahal na mahal ni Isaac si Rebecca. Dumating ang panahon, nagkaroon sila ng anak na kambal, sina Esau at Jacob. Ano ngayon ang maaari nating matutunan ng mga aral mula sa kwento? Nang matulungan din tayong mabago ang kwento ng ating buhay. Una, magkaroon ng malaking pananampalataya sa Diyos. Nakita natin ang katangian ni Abraham at ng kanyang alipin. Alam nilang pareho na hindi sisira ang Diyos sa kanyang pangako. Kailangan magpatuloy ang tipanan o pangako ng Diyos at ni Abraham kay Isaac. Kaya naman dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, natupad ang lahat ng iyon at napangasawa nga ni Isaac si Rebecca. Ikalawa, magtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ganoon kalinaw kay Rebecca ang lahat. Ngunit, dahil sa kanyang narinig na salaysay mula sa alipin ni Abraham at buong pagtitiwala niya sa Diyos, sumang-ayon siya dito at sumunod sa kalooban ng Diyos para kay Isaac na anak ni Abraham. Natandaan niyo ba ang mga aral, mga bata? Ulitin nga natin. Una, magkaroon ng malaking pananampalataya sa Diyos. Ikalawa, magtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hanggang dito na lang muna tayo, mga bata. Pero bago ako magpaalam, huwag nating kalimutang tanungin si nanay at tatay. Pakinggan naman natin ang love story nila. Okay ba yon? Kita-kits tayo sa ating mga susunod na kwentong tiyak na hindi lamang kapupulutan ng aral, kundi magpapabago ng kwento ng ating buhay. Paalam! Thank you.
Thank you.